Hi guys, welcome to my YouTube channel. I'm Gets Torres, and welcome to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano ba yung pinangako ko sa inyo last time, yung how to discipline your child in a positive way. Oh, dami ah. So for yon, nikodi ko kasi ako, kaya ako medyo nakayuko dito. Kasi baka makalimutan ko, minsan nagme-mental block ako eh. So, first, ano ba yung una nyong naisip kapag naririnig nyo yung word na discipline? Many of us, unang naisip syempre negative, punishment. Yan yung mga una natin talagang naisip. Kahit ako rin, pag sinabi disciplinary action, nakakatakot, parang masususpend ka ba? Kunyari, pag nag-school ka, masususpend ka, papatawag yung magulang mo for sure, so yun, nakakatakot. Pero ang discipline comes from the Latin word disciplina, meaning teaching. Yun pala, so yun pa lang. Doon pa lang, ibig sabihin, mali na talaga tayo ng pagkakaintindi or pagkakaunawa doon sa word na disiplina. Teaching pala siya. So, ano ba yung mga dapat natin gawin? Lalo na doon sa mga anak natin na... Ito, mag-focus lang ako medyo sa sa preschool age lang. Kasi, yun talaga yung forte ko. Teacher ako ng nursery, ages 3 to 4 years old. So, ganun, mga 11 years na akong nagtuturo ng mga kids. Wala pa akong anak, wala pa akong kids, pero 11 years na akong 11 years ko nang nakakasalamuha ang mga bata. So, every year meron akong mga anak na 12, ganyan, maximum 15, 20, ganun. So, ito, may, nakayuko ako kasi, meron akong code ko, baka makalimutan kasi. So, bagong lahat, moms, daddies, ayun nga, tinanong ko na sa inyo, ano ba yung una nyong naisip kapag, So, punishment, tama ba? Ganun di ba yung naisip nyo? Punishment. So, dun pa lang, mali nga talaga tayo ng pagkakaintindi. Kung close up, puro mukha ko na naman nakita. Okay. Ang bata, actually, walang masamang bata. Ang bata, sila ay mga holistic, yan. Holistic, ibig sabihin, baka ngayon lang yun narinig, holistic, ibig sabihin, concerned with the development of, every person's intelligence. Ang mga bata ay unique, tandaan nyo, unique ang mga bata, hindi sila pare-pareho, kahit parami kayong mga anak, 5, 10, of course, iba-iba sila, di ba? Magkakaiba sila talaga ng ugali. So, unique sila. Yung ginawa mong pagdidisiplina dito sa anak mong isa, gawin mo sa kabila, sa isa mong pang anak, hindi siya magiging effective. Kasi, hindi nga sila pare-pareho. Iba-iba sila ng mga way kung paano didisiplin yung mga bata. Meron naman dyan nakukuha sa isang tingin lang. Ganun lang. Gaganyan lang yung mama. Gaganyan lang yung nanay nila. Tatahimik na agad sila. Yung iba naman, kahit gumanyan na, kahit lumuha na yung mga mata mo, kahit manggigad ka na ng sobra-sobra, hindi pa rin talaga sila nakukuha sa ganun. Instead, ano pa sila nang aasar pa. The more na ganunan mo, the more silang magiging magulo. So, ayun. Ang mga bata kasi ay iba-iba. Kadalasan talaga ang mga bata, nakukuha sila sa uto. Totoo yon, sa uto. Ako, ganun din talaga yung ginagawa ko halos everyday. Pag the more na sigawan mo sila,
siguan mo sila, pandiloto mo itong ganyan. Hindi na talaga nakukuha yung mga bata. Sorry, medyo mabase yung salita ko ah. Kasi baka sobrang tagal na ng video na to. Excuse me. So, yun. Ang mga bata kasi talaga, nakukuha sila karami. Ito, observation ko. Hindi na effective sa kanila yung sigawan mo. Ganyan, yung mga dating, yung mga kapanahon pa ni, Miss Minji. Hindi, yung mga dating, basta yung mga sinaunang mga bata. Ganyan. Eh ngayon, hindi na kasi nagiging effective sa kanila na tingnan mo siya ng ganyan. Meron man, mga ilan-ilan na lang. Ginagawa ko pa rin naman siya, paminsan. Ang tone ng voice ko talaga, ganyan lang. Hindi ko sila sinisigawan na, oh, walk slowly, ganyan. Ganyan lang. So, ganyan. Nakukuha talaga sila sa uto. Mga positive lang, parang, ay, wow. Ang galing naman ni ganyan-ganyan, very good naman, nakasit properly, instead na sabihin mo na, upo ka! Lay, ganyan tayo ng tayo, ano ba nangyari sa'yo? No, instead na sabihin mo yun, basta i-divert mo lang talaga siya sa positive na mga salita. Huwag kang gumamit ng, ang kulit mo, yung word na makulit, pag yan pala, ang gulo mo, ang daldal mo, ang ingay mo, ang sama-sama mo. Pag ganyan kasi yung naririnig nila, palagi-lagi, everyday, yun yung nagsisink in sa kanila. Na bandang huli, nagiging gano'n na rin sila. So, ako talaga sa 11 years kong nagtuturo, honestly, hindi ko talaga ginagamit yung, ang kulit naman ni ang kulit mo, muku ka nga, hindi. Mga gano'n. Ano lang, i-divert mo lang talaga siya sa positive way. So, ito yung mga palagi kong na-encounter ng mga kwento or tanong. Kapag nasa mall daw sila, lagi nagwawala yung mga bata kasi gusto nilang magpabili. Pero hindi naman ako nakausap na parents noon na hindi sila masyadong namamasyal talaga. Hindi sila pumupunta sa mall kasi nga nagwawala yung anak niya. So, ako naman, ang tips ko para doon, bago kayo umalis ng bahay, parang kausapin nyo i-program yung isip ng bata. Kausapin nyo siya na, anak, pupunta tayo sa mall, magpa-play ka, oo, pwede, at kakain tayo, hanggang doon na lang. Hindi na, pag may makita ka na gusto mong laruan, next time na lang natin siya bibilihin. Kasi wala tayong budget para doon. Ganun lang, ganun. Paulit-ulitin nyo, maaaring sa una, mag-fail kayo. Pero, paulit-ulitin nyo lang, nakakaintindi ang mga bata. Ang mga bata ay matatalino. Actually, yung mga 3 to 4 years old, ang sarap nilang talagang turuan eh. Kasi ito yung mga minumold mo talaga sila. So, kayong mga parents, dapat talaga, good model talaga. Kasi pag ang environment niya ay palagi nag-aaway, so, ang tendency, makikipag-aaway din siya. Pag ang environment niya ay palaging may nagsasabi ng bad words, nagmumura, ganyan. So, ang tendency talaga nun, ang bata, ganun. Ganun at ganun din yung magiging attitude niya. Pero kung tayo, nagpapakita kayo ng mga good model, tapos, pwede naman, pag dinisiplina nyo, pwede nyo naman ding paluin. Kami mga teacher, hindi talaga kami pwede mamalo. Pero ang mga parents, sabi nga sa Bible, diba, pwede mo siyang disiplinahin gamit ang rod. Ako, for me talaga, kung mamamalo kayo, o yun, tama, gumamit kayo ng rod, stick, ganun. Huwag niyong gamitin yung kamay.
Kasi ang kamay natin, ito yung panghawak natin sa kanila. I love you, no? Ganyan, hinahag natin sila. Ito yung gamit natin sa kanila pagka tayo ay nag-express ng love. Pero kung ito yung gagamitin mo pang pamalo, parang pag na-touch ka sa kanila, iba na eh. Parang negative na. Ubo na akong kate. Ang kate yung lalamunan ko. So, yun yung mga tips. Ito naman, paano kaya teacher kapag kapag ayaw niyang gumawa ng homework? Ayaw niyang gumawa ng homework. Kasi yung mga bata ngayon, ang tagal na. Mga bata ngayon, ayaw talaga, gusto nila pag-uwi. Pag-uwi, ano na agad eh, magta-tablet. Thank you, ma'am. Ang masasabi ko lang talaga, mag-set kayo ng rules sa bahay. Hindi, kayo dapat ang masusunod. Ang authority nasa inyo. Kasi ngayon, ang observation ko sa panahon natin ngayon, ang mga bata talaga yung nasusunod, which is mali. Ang authority nasa sa atin talagang mga parents. Hindi yung tayo yung susunod sa mga gusto nila. I know na marami mga parents na busy sa work. Pero, hindi yun nangangahulugan na hindi na tayo magiging hindi na tayo magdidisiplina sa mga anak natin. Parang, kasing iniisip natin, lagi naman akong wala. So, pagbibigyan ko na, which is mali. Sa tingin ko, mali talaga. Andun pa rin dapat yung mag-set kayo ng rules. Kasi alam nyo ba, ang mga bata, ano kayo yan eh, ang sinusubukan talaga nila kayo, napakatalino. Huwag nyong kakalimutan ang mga bata, lalo na mga age, mga toddler years, ano talaga sila, susubukan ka talaga nila, kapag naramdaman nilang kaya ka nila, yun, wala na. Kakayan-kayanin ka na lang talaga nila. So, dapat mag-set kayo ng rules at malaman nila na yung authority ng pagiging parents talaga. So, ito naman tips naman sa paano kaya kapag madalas nang aaway yung anak nyo. So, kasi marami mga dahilan kung bakit siya ganun. Meron masyado siyang stress, natitrigger yung behavior niya dahil sa stress. For example, nasa kunwari, sinama niyo siya sa, teka lang, yung wala siyang ginagawa, sinama niyo siya somewhere na nakaupo lang siya, meron din siyang katabing bata. So, ang ginawa niya, inaway niya. Bakit? Bakit kaya? Bakit niya yung ginawa? Kasi nga, ano na siya eh, nabuburyong na siya. So, yung mga ganon. Maraming dahilan kung bakit sila nang-aaway. Instead na, sabi, bakit mo ginawa yun? Bakit mo inaway? Minsan talaga, hindi ko na alam sa'yo kung ano, mapasok dyan sa kukote mo eh. Bakit ka nang-aaway? Instead, i-divert mo. Anak, hindi dapat ganun yung ginawa mo. Di ba dapat ganito? Say good things. Mga positive. Dapat ganito, di ba? Hindi tayo nang-aaway. Ganyan-ganyan. Chuba-chuba. No. So, ano pa ba? Comment down below. Kung ano yung mga questions pa. Kasi, ang mga... Basta yun lang talaga na-observe ko. Mga bata ngayon. Mga bata ngayon talaga sumusunod, yung parents yung sumusunod sa kanila. Kasi, ang bata, nasubukan na sila na parang, ay, kaya ko pala to ah. Yung kanya. So, ganun. Kasi ng mga panahon namin, ng mga panahon, ako talaga, sorry pa. Ano talaga ako, sagana talaga ako sa ano, sa palo, bugbog. Pero, which is, ano, maganda yung naging resulta. Kasi talagang, ano eh, magtatanda ka, I don't know, ngayon, yung mga bata, hindi na sila nakakatikim ng
ng konting topic, konting kahit ano lang. Minsan kasi ang mga bata, bigyan mo lang yan ng isa, matandaan na nila, susunod na talaga sila. So wala na akong na ano ngayon na namamalo eh. So sa panahon ngayon, kaya yung mga bata, ganyan, iba. Iba din yun na kanilang ano, iba na talaga nung kumpara nung panahon namin sa panahon ngayon. So yun lang, positive ways. Be kind of thing to empathy in every aspect of A few moments later. Wag kayong magsawa na pangaralan. Minsan kasi dyan, papagalitan lang nila yung anak, papaluin lang nila, tapos tapos na. Pinalo lang nila. So, ang bata nag-iisip, bakit ba ako pinalo? Hindi ko alam. Ganun. Kung mamamalo kayo, nagagalit kayo, kasi yung sa pamamalo, make sure, palamig muna kayo, kausapin nyo kung bakit nyo siya pinalo. Ganito, ganyan. Bakit? Kasi, kung hindi nyo siya kakausapin, yung mga kids nyo, magre-rebelde sila. Isipin nila, hindi nyo mahal. Yung ganun. So, maraming mga adults, ganun, basta na namalo, basta na lang ganyan. Tapos, minsan, yung mga anak nila, pinapagalitan in public. Huwag nang gagawin yun. Na in public, yung mapapahiya yung mga bata. Uwi kayo. Kausapin nyo sa bahay. Kung gusto nyo paluin sa bahay, hindi in public. So, yun yung mga tips. At ito yung palagi kong ito pa, set clear expectations and boundaries and be consistent. Yun nga, yung sinabi ko kanina, pag magdi-discipline, mag-set kayo ng rules, at paging, importante doon, maging consistent. Hindi yung ginawa mo ng isang araw, sa maya, binali mo na sa isang araw, hindi ka consistent. Ang bata, hindi rin consistent sa'yo. Hindi rin makikinig yan kasi parang ano eh, parang niloloko mo lang siya eh. Tandaan, ulit, ang mga bata ay matatalino. Talino, minsan matatalino pa nga sa atin yun eh. Yung sumagot, kala mo 42 years. So, yun lang. Iwasan natin yung mga negative words. Palitan nyo lagi siya ng mga positive words. Ganyan. Kunyari, sigaw ng sigaw yung bata, iyak na iyak yung bata. Ano ba yan? Palagi ka na iyak na iyak. Sigaw ka ng sigaw. Instead na sabihin mo na positive. Ano sasabihin mo? Soft voice lang, soft sound lang, ganun. So yun ang talaga ang pinaka-key. Magiging don't say negative, any negative, lalo na pag paulit-ulit, yun kasi yung magsisink in sa kanila. So yun lang, sana marami kayong ano pa ba yung kung ano pa yung mga questions nyo. Hindi ko kasi, yun lang kasi talaga yung palagi kong na-encounter eh, mga nang-aaway, mga anong. Comment down below kung ano pa yung mga tips na gusto nyo or mga questions or comments nyo. Yun lang. Sana meron kayong natutunan sa mga pinagsasabi ko. Alam ko, medyo gas-gas na yung iba dito pero I hope nakatulong siya. Lalo na yung mga nakalock-in na mga na words kanina. So, sana makatulong sa inyo yun. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan niyo itong video ko ngayon, please click like and subscribe to my channel. And marami pa kayong aabangan. Anything under the sun. Ulit, like ko sinasabi. Yun lang.
Bye guys! Maraming salamat! Bye!